Let's go, guys! Manglaan na punta! Good morning, guys! It's me again, Jane, and welcome to my channel. Andito tayo ngayon, guys, sa Hiraidi! Welcome to Hiraidi! Wala day diri, guys. Wala day diri, guys. Wala ng mga dahon ang mga puno. Nakakalbo na nang dahil sa kaingin, hindi kaingin, guys, nang dahil sa ano na, pa-winter na dito kasi, guys, kaya nag-fall na lahat. Ayan, tingnan nyo yung daan, puro na kalbo. So maglakad tayo, guys, papuntang Hiraidi. Samahan nyo kami, guys, para makita nyo din kung anong meron sa Hiraidi. Koko? So here we are, guys. Welcome to Hiraidi. Punta tayo sa taas, guys, para ipakita ko sa inyo ang mga old houses dito, guys, na pinipreserve nila. Very, very long time ago. Tingnan nyo, guys, made of nipahat. May ano daw dito, guys, may beer. Kuma. Kuma sa Japanese. So, akya tayo dito sa taas. May hagdan dito, guys. Made of wood. Okay, careful, akya. May door dyan, guys, pero hindi tayo pwedeng papasok dyan. Kaya sa labas na lang tayo, guys. Ito yung area at may bahay din doon sa taas. Kaya puntahan natin yun, guys. Let's go! May ano din doon, guys. Upuan. Pwede magtambay doon yung mga mahilig sa ancient. Yung mahilig sa history. Tingnan nyo yung bahay doon, guys. May lumot na. Ano yung lumot, guys? Kailan maglumot? Ang road dito, guys, ay spalto. Spalto ba tawag nito, guys? Very rocky road siya, guys. Pero, ganyan talaga ang buhay, guys. Huwag kayong mag-alala kahit rocky pa yan ngayon. There's still hope na marating din natin yung magandang buhay na gusto nating puntahan. Kaya, let's keep moving forward para marating natin yung magandang buhay na inaasam natin. Hugot lang ba, hugot? Itong lugar na to, guys, is na-designate to as historical park site noong 1952. Pero nag-start siya is 1950. Diba, sobrang tagal na. We're on the top of a haka. Yung haka, guys, is minteryo. Yung lagyanan ng patay ba? Haka yung tawag sa Japanese, guys. So, sa loob dyan, guys, may patay daw noon. Pero hindi naman siya nakakatakot, diba? Yan din po, guys. Haka. Grave yan, grave. This one, guys, is para siyang tunnel. Dito daw gagawin yung mga... yung minumold nila na ano ba, na pot. Dito daw, parang siyang ganggangan. Kailan ba mo ganggangan, guys? Sa Bisaya, kay ganggangan, mangguna sa lubi. Kanang giganggang ang lubi ba para mauga siya, para tutuyo yung kukuna, tapos ibinta. May ibang tao din pumunta dito, guys. So, pumasok na tayo sa loob, guys. Andito tayo sa loob ng museum, guys. At magbabayad tayo para sa ticket. So, ito yung sinabi ko, guys, na gagawin nila sa tunero. Ito yung mga gawa nila na niloloto sa tunnel. Yung sa ganggangan, guys, ba? Ito yon. Yan yung product doon sa ganggangan, guys. And then, ito rin. Diba yung mga sinaunang panahon, guys, ganito yung mga gamit nila. Mga katutubo. Yan, ang galing, diba? Pinipreserve talaga ng Japan, guys, yung mga ganito nila. Tapos ginawa nila ng museum. Look, guys. Ito yung mga ginagawa ng tao before. Tapos yung mga product nila, sira na, pero inayos.
And then, pinipreserve nila guys, ginawang museum. Tapos kapag may pumunta, nagbabayad ng ticket. O diba, may ano pa din income hanggang ngayon. Ang galing ng Japan guys, diba? Matalino talaga yung Japan guys. Nakaka-amaze. Ito siya guys, ay imitation lang daw ng Kyoto. Made of, parang made of ano din pala to guys, sa sand ba? Ginawa nila, tapos niluto dun sa ganggangan. Tapos naging ganito. Yung sinabi ko kanina guys, na niluluto yung mga pot. Ito yung mga pot, tapos diba yung sand. Ginawa nilang pot, tapos niluluto nila dito. Yan yung tunnel. Pero ngayon, di ba sira na yung naipakita ko sa inyo. Pero before, ganito daw yun. Yan, ito yung ginawa guys. Ito yun siya. Yan. Amazing, di ba? Hanggang ngayon, meron pa siya. Nakaka-amis lang. Tingnan nyo guys. Tapos, ito yung ano, mga sand. Dito sila kumukuha ng sand. Ito yung mga labor. Amazing lang guys, kasi na-preserve nila hanggang ngayon ba yung mga things nung mga sinaunang panahon, di ba? Nakaka-amis siya. Ganito yung Japan nagsimula before guys. Tapos noon din guys, yung mga farmer nila ganito. Tingnan nyo, amazing di ba? Pero ngayon sobrang napaka-high-tech na nila guys, yung mga houses. Yan, grabe. Tapos may ano pa sila, horse yung ginamit nila before, yung nag-karga ba. Sabi ko kanina guys na haka, yung grave guys, sa loob ng haka na yon, sa loob ng grave na yon guys, is may ano daw mga bato. Tapos ginawa nilang bow, tapos may ano din dito, necklace, that is made of rock. Tapos dito is mga patiri na guys, mga pat. Sobrang sira na guys, pero inayos nila, tapos nilagay nila dito. Tingnan nyo, sira na diba? May mga sira na. Dun din, sira na. Yan, sira na, pero inayos nila. Tapos pinipreserve. Grabe, ang galing. Ito yung noon, ginagamit noon guys na magluluto. Ito yun diba? Yung bata pa ako, ito yung ginamit namin. Tapos yan, mga pot. Ito mga rocks. Yung sand. Yan, ganyan siya guys. May farmer doon. Yung mga clothes nila before. Tapos yung pagkain nila before. May ano, may tuyo. Isda. And then, this is how they cook before guys. Tingnan nyo, nagluluto yung babae. Tapos, dito sa loob ng museum guys, may ganito sila guys na parang map siya ba. Para malukit kung nasaan yung suwa, malukit yung nasaan yung hiraide. Ganyan, yung Japan guys, may mga ganito. Hala, may ano guys, may naglubok. Alam nyo ba yung naglubok guys? Yung palay ba, nilagay sa parang ito, nilagay tapos na ginaling. Anong Tagalog ng ginaling guys? Para maging bigas ba? Tingnan nyo guys, di ba may kabayo, tapos may kalabaw. Yung kabayo na yan guys, ito yung buto niya, pinipreserve nila. Tapos yung kalabaw doon, ito yung buto, pinipreserve din nila. Sugoy! Amazing, di ba? Grabe. Yan. Tapos ito yung mga palay, tapos pinipreserve din nila yung mga grains na mga palay. Okay. Pwede pala siya drum, guys. Pung, pung, pung. Dun bo. Okay. And then, sa kabilang side, guys, may room din dito. Puntahan natin, guys, para tingnan natin kung anong meron dun. Let's get inside!
Tapos meron din dito mga pot. Yan, may mga history na nakasulat. Tapos ito yung area. Yan yung dyan nila kinukuha yung mga sand before na ginawang pot. May amin din sila dito, guys. Yung temple nila, may sinasamba din sila, guys. Yan. So, ganito yung Japan before, guys. 1950 na taon. Jomon period to, guys. Ganito sila nagsimula. Tapos, di ba, amazing lang. Kasi ngayon, makikita naman natin na ang Japan, grabe, sobrang napaka-high-tech nila, di ba? Na-appreciate ko lang, guys. Na-amaze ako sa kung saan sila nagsimula. Pa dito, guys. Tapos, puntahan din natin sa taas para makita natin kung anong meron din doon. So, this is it, guys. Hala, may naalala ko tuloy yung life before. Yung lula ko may ganito. Alam nyo ba to, guys? Dito, ano, ginagaling yung corn. Ano yung ginagaling? Yan. Hala. Ganito siya, guys. Yung corn, ilagay doon, tapos magiging ganito. Iwan ko lang kung yung palay, pwede ba ilagay dyan, tapos magiging bigas. Ganito siya. Kasi sa lola ko, guys, ganyan. Corn kasi yung nilagay nila, tapos magiging bigas na mais. Din yan, iso ba yan, guys? Hala, grabe dito, guys. Naalala ko tuloy yung papa ko. Kasi yung mga kagamitan dito, guys, is nakikita ko to lahat nung bata pa ako. Kasi yung papa ko is farmer. Kaya meron siyang mga ganito, guys. Hala, amazing. Naalala ko tuloy yung papa ko, guys. Pero wala na siya, guys. Nasa heaven na. Yan, may ano yung tawag dyan, guys? Yung pangano ng kahoy ba? May kabayo. May narinig ba kayo, guys? Yung chinilas nila before, guys. Yan, sa palay. Kapag nag-harvest ng palay. Naalala ko tuloy nung kabataan ko. Yan, kapag nag-harvest na yung palay. Para i-segregate yung palay, guys, pa sa ano, sa steam. Tapos pang ano ng damo, may kabayo. Pahinga muna tayo dito, guys, kasi medyo nakakapagod maglakad. Kasi umakyat kasi tayo ng hagdan, guys, dalawang beses. Si Papa. Yeah, naka-sensor siya, guys. Nakikita nyo ba yung red na yan, guys? Kapag yung tao na sa baba, yan. Yan yung, ano, sensor, guys. Kaya, tutunog yung, ano, tubig. Tubig ata yan. Ah, kaya pala tunog ng tubig yan, guys. Kasi dito is fishing. Tapos dito is tunog ng kabayo. Yan. Nag-red siya, diba? Kasi yung asawa ko nasa baba. Yan, tunog ng kabayo. Tunog ng mga ganito, guys. Hala, amazing! Oh, di ba? Tunog ng kabayo, tunog ng mga chicken. Palay kasi dito, guys. Yan, palay yan. Gamit yan sa palay. Yan, gamit yan sa palay before. Yan, narinig niya. Tunog ng kabayo, guys. Kutsi pa. Then dito naman, guys, is nani, Papa? Nani? Ah, yan, tunog ng ano, kapag yung kahoy ba, O, diba? Yan, tunog ng kahoy na yan, guys. Yan, tunog ng kahoy. So, baba na tayo, guys. Tapos na tayo dito. O, diba? Nakaka-amaze lang. Kasi, pinipreserve talaga nila yung mga things nila mula noong 1950 pa.
Na-appreciate ko talaga, guys, kasi di ba nakikita naman natin yung Japan ngayon, sobrang napaka-high-tech na, tapos nagsimula pala sila ng ganito noon. Pauwi na kami, guys. Pwede na to tanggalin tong mask natin, guys, kasi nasa labas na tayo. Tapos wala naman masyadong tao dito. Na-appreciate ko lang talaga yung ano, guys, yung Japan, kasi lahat ng mga things nila mula noong 1950, pinipreserve nila, guys, hanggang ngayon ginawa nila ng museum. Diba, makikita din naman natin yung Japan ngayon, guys, na sobrang napaka high-tech na, tapos nagsimula pala sila ng ganitong buhay noon. Diba, nakaka-amaze lang. So that's all for today, guys. That's all for this video. Thank you for watching, guys. Sana nag-enjoy din kayo, guys, kasi ako na-enjoy ko talaga yung pinuntahan natin ngayon, guys, kasi naalala ko yung buhay ko nung kabataan pa ako. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel namin, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod naming videos. Please like if you like this video. Bye! Keep safe always and God bless us all. Bye!